Ayan, isa pong muling mapagbalang pagbating aking pinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At muli po tayo nagpapasalamat sa kadahilan ng patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Do tayo po ay physically hiwa-hiwalay, pero sa atin pong mga puso't isipan, tayo po ay nagkakaisa na mabigyan ng ating Panginoon ng isang pagsamba na nakikita nating karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Kanya. So, di na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay mananalangin upang hingin ang kanyang patnubay. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Lubos po kayo nagpapasalamat. Kami ay inyong patuloy na pinapatnubayan. Kami ay patuloy niyong ginagabayan. At patuloy niyong tinatanggap ang aming paglilingkod dahil sa patuloy po naming hinihiling ng aming paglilingkod ay tingnan ayon sa katwiran ng aming pain sa Kristo. At patuloy din naming hinihiling ang pagbibigay ng liwanag na nagmumula sa gabay ng banal na Espiritu. At patuloy ko rin pong idinadalangin na hindi lamang matuklasan, makita ang liwanag, kundi sa tulong na imbiyaya na way amin din pong pagnaisa na ito'y maisa kabuhayan ang bawat liwanag na aming matututunan. Salamat po sa pagdinig sa indalangin. Katinihiling po ang lahat, alang-alang sa pangalan na ito sa Kristo na siya namin tagapagligtas. Amen. O, ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po ako nagpapasalamat na kayo nariyan. At salamat po sa mga nagsishare ng ating program. Hindi lang nanonood, hindi lang nakukontentong manood o panoorin at pakinggan ang ating programa, kundi ito ay kanila pang binabahagi. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo sa inyong ginagawang pakikisangkot. At kay Sister Del Mabelo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia, maraming salamat po sa patuloy niyong pagbabahagi ng ating program. At sa iba po nating mga sharer, mamaya po kung sino po makikita, hari naman makikita ko po ang mga pangalan niyo at yung lalong-lalo na po yung mga nagbabahagi nang mabigyan naman po natin ng kaukalang pasasalamat o appreciation. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Papasok po tayo sa ating pag-aaral para sa gabing ito. Ang ating pong pag-aaralan sa bunsan linggo may kinalaman sa ano po sa pagbagsak sa ng Assyria. Sino nga ba ang Assyria? Ang Assyria po ay isang superpower ng mga kapanahunan ng 8th century BC. So ibig sabihin ito yung mga panahon na nabubuhay nga po ang propeta Isaias ano po. At nakita natin yung mga nakaraang linggo ang haring mga pinag-usapan sa panahon ni Propeta Isaiah sa kaharian ng Juda ay wala iba kundi si Haring Ahaz. At ngayon naman po ay yung haring pinag-uusapan ay anak ni Haring Ahaz o Ahaz at ito nga po ay si Ezekias. Pero ang kagandahan ay hindi minana ano po, hindi minana ni Haring Ezekias ang kasamaan o ang kasamaan ng kanyang ama na si Ahaz at siya po ay ano po natutong nagtiwala sa Panginoon o kayawe. At yan po ang focus ng ating pag-aaral ngayon. Oh, so, para sa araw na ito, ang pamagat po ay propaganda. Binasa ko po mga kapatid, binasa ko ang chapter 36, buong 36, actually in advance ko na hanggang chapter 37, ang pagbabasa ng ating lesson. So, ang ating lesson ngayon ay nakapokus sa Isaiah chapter 36 verses 2 to 20 at itinuloy ko na nga po hanggang sa 37 pero yun po ay bukas pa natin pag-aaralan. So, sa ngayon, ang mga talatang nakalaan, hindi ko na po babasahin sapagkat mahaba pero rest assured na sa tulong ng biyaya ng Panginoon ay of course, binasa ko na muna ito bago tayo mag-aral ay o magsaing papawid. Kayo na po magbasa ano mga kapatid at titingnan na lang natin. Oh, binasa ko yung mga talata na nabanggit at tiningnan natin yung pagpapaliwanag ng ating lesson. At yun naman talaga po. Yun naman po talaga ang sinasabi ng mga talata. So pakinggan na lang po natin maigi. Again, basahin niyo po Isaiah 36 verses 2 to 20. Isaiah kapitulo 36 mga talatang 2 hanggang 20. Ang sabi po ng pagpapaliwanag ng ating lesson, the rulers of Assyria were not only brutal, but they also were intelligent. O, ayan po. Daling salita, ang mga ano daw po, mga namiminuno o mga opisyal ng ano po, ng Assyria
ay hindi lang ginagamit ang tapang o yung kanilang lakas sa kanilang pananakop, kundi ginagamitan din nila ng tinatawag na katalinuhan. Okay? Kaya, inay po ang pamagat ng ating lesson ngayon, propaganda. So, ginagamitan din nila ng ano po, hindi lang lakas, kundi ng katalinuhan. Isip. Eh, their goal was wealth, power, and not simply destruction. Okay? Ano po, ang kanilang goal ay ano po, yung makamkam alin po ang mga kayamanan o resources ng mga bansang kanilang binibihag, kapangyarihan, at hindi lang basta pagkawasak o destruction. Okay? So, sabi dito, why use resources to take a city by force if you can persuade it inhabitants to surrender? O nga naman, di ba? Bakit mo kinakailangan gamitan ng ano? Bakit mo kinakailangan gamitan ng fuerza? O, ang mga lugar na sasakupin mo kung makukuha mo naman sa sinasabing mabuting usapan. O ba? Oo, mas matipid yun. Di ba? Mas matipid yun. Kaya alam nyo, kahit sa ngayon, makikita po natin, anumang gobyerno na merong conflict, internal o external, ay hanggat maaari nakikipag-usap, no? Kasi magastos po talaga ang gera, sa totoo lang. Magastos po ang gera. Ay, magastos ang gera. Kaya kahit na tayo, hindi naman po sa tayo yung nagpo-provoke ng gera, pero ito yung mga nakikita natin. Kaya nga hindi tayo lumalaban ng kahit nakikita pong sobrang obvious naman na naaapi na tayo ng China. Hindi po tayo hindi po tayo pumapalag masyado kasi puro ano na lang tayo, puro reklamo. Kasi kung papatulan natin sila, eh naku po mga kapatid, una, wala tayong budget. Pangalawa, yung resources natin, di hamak, nakakatiting kumpara sa resources ng ano po, resources ng China. Sa laki ba naman ng China, no? Kung makikigera tayo, sabi ko nga, kung populasyon na lang ang labanan, kuruta na lang, ano? Biro mo, 1.6 something billion na sila, o 1.7 na yata, more or less. Eh tapos tayo 110 million, eh kung ang labanan na lang mga kapatid, sa inyo, ang labanan na lang natin sa China ay kurutan. Kahit kurutan ang kalaban ng isang Pinoy, 60 na mga Chinese ang kalaban kahit kurutan lang. Mananalo ba tayo kahit kurutan? Isang Pilipino, 16 na ano, 16 na Chinese ang kalaban. Eh lalo na kung gagamitan ng armas, ano ilalaban natin sa ano? Ano ilalaban natin? Kung armas sa armas, lalo ang tapat. Di lalong kawawa tayo, no, mga kapatid? Di po ba lalong kawawa tayo? Kaya noon at ngayon, parehas po ang prinsipyo ng ano, parehas po ang prinsipyo ng gera. Ano ho? Versa, para makapanakop, makadagdag ng kayamanan yung nakakasakop, ho? Madadagdagan ng resources ang kanilang bansa. Oh, kaya ganun, ano, dito nga sa Pilipinas, di ba? Kaya isa yung ating mga karagatan na sinasakop na ng China kasi mayaman sa resources, pati nga daw sa langis, bukod sa mga yamang dagat talaga mga isda at kung ano-ano, mga nandyan daw yung mga natural gas, mga kapatid, kaya pilit na sinasakop ito. Nevertheless, ulitin po natin mga kapatid, pero nevertheless, eh, ang prinsipyo ng pakikipagdigma noon at ngayon ay hindi ho naiiba. Kung hindi ka makuha sa persa o sa pakiusap, talagang parehong gagamitin yan. At talagang kung sino ang mas makapangyarihan, sino mas malakas, ayun talaga normally ang nananalo. So, ganon. Nakikita ko po, nakaka-relate po ako sa ating lesson ngayon. Bakit nga ba kinakailangan mong gumamit ng napakaraming tao? Eh, magastos yun. Tapos armas, magastos din. Hindi basta-basta rin yung pagpapagawa ng armas. Ano? Kung makukuha naman saan, makukuha naman sa diplomasya. So, ganon po ang ano po, ganon po ang ginagawa nitong mga Assyrian. So, hindi lang sila brutal, hindi lang sila matatapang, kundi sila ano po, gumagamit din ng utak, matatalino. So sabi dito, so while he was engaged in the siege of Lachish, Sennacherib sent Rabshakeh, a kind of high officer, to take Jerusalem by propaganda. Okay, ano ho? So habang nagpaglaban sino? Sennacherib ay kanyang ano po, isinugo ang isa saan po, ang isa sa kanyang mataas na opisyal upang kausapin ang mga opisyales, lalong-lalo na of course, ang Haring Ezekias na sumuko na lang, mga kaibigan at mga kapatid. Sumuko na lang. Okay, so what arguments did Rabshakeh use to intimidate Judah? Ano daw pong argumento? Basahin niyo po mga kapatid, oh, ang Isaiah 36.
2 to 20 kasi makikita niyo po kung ano yung mga argumento diyan. O ano mga pinagsasabi nito ni Rab Shake sa mga pinuno kasi hindi naman si Hezekiah mismo ang humarap kundi meron ding mga official na pinadala. Sino po si Hezekiah? Hezekiah para ano po? Para harapin itong mataas na official ng Assyria. Okay? Tapos dito, anong mga argumento ang ginamit nino po? Anong mga argumento ang ginamit ni Rab Shake upang ano po i-intimidate, takutin? Okay? Alin po ang mga taga-Huda? Sabi dito, the Rab Shake made some rather powerful arguments. Gumawa daw po siya ng ano po, mga makapangyarihang argument o pangangatwiran. At talaga naman din kapanipaniwala. Kaya basahin niyo po yung Isaiah 36. Verse 2 to 20. Ituloy niyo na rin po hanggang 21. Okay? Ang sabi po dito, okay? You cannot, pansinin niyo sa argument niya, you cannot trust Egypt to help you because she is weak and unreliable. Tama naman. Bakit kayo ano, bakit kayo hindi susuko? Aasa ba kayo sa ano? Aasa ba kayo sa Egypto? Eh, kung sa kanya ka hihingi ng tulong, eh isa rin naman siyang hindi na maaasahan. Tama po. Unlike 700 years before, kung saan kilalang kilala, alam po natin, kilalang kilala ang kaharian at superpower ng mga panahon na yon, ang Egypt. And that was almost 700 to 800 years ago. Okay? Pero sa panahon ito, ay sobrang mahina na po, ano po, sobrang mahina na ang military power ng ano, military power ng Egypt. Kaya tama po ang ano ni Rab Shake. Hindi kayo susuko, bakit? Aasa kayo ng tulong sa Egypto? Ah, wala na, mahina na 'yan, hindi na kayo makakaasa ng lubusan diyan. Okay. You cannot depend on the Lord to help you. Tingnan niyo po, sino tin nadamay pati ano, no? Si Yahweh. Hindi rin ninyo maaasahan na ano, natulungan kayo ni Yahweh. Bakit? Because Hezekiah has offended him by removing his high places and altars throughout Judah, telling the people to worship at one altar in Jerusalem. Oh, biro mo, pati ano, isa sa mga argumento ni Rab Shake ay hindi niyo rin maaasahan, Egypto mahina. Ang inyong Diyos, eh lalo na hindi niyo maaasahan. Bakit? Yung inyong mismong hari, si Haring Hezekiah, say ano, pinaalis niya alin, ang mga altar na pinagawa sa iba't ibang lugar at iniutos niya na doon na lang saan? Doon na lang mag-focus ng pananambahan sa Jerusalem. Which is true. Kaya basahin niyo po. Basahin niyo po ang Isaiah chapter 36 to 20. Kaya sa pagpapatuloy, sabi niya, in fact, the Lord is on Assyria's side. Okay? Pero mo, ginamit na si Yahweh tuloy ay kakampi pa daw ng Assyria. In fact, the Lord is in Assyrian side and told Sennacherib to destroy Judah. O yun pa. Mismong Diyos daw ang kumausap na kay Sennacherib na puksain, alin po, lupigin, puksain ang Huda. You don't even have enough trained men to handle 2,000 horses. O nga naman, wala nga kayong ano, wala nga kayong sapat na mga tao na marunong man lang ano, marunong man lang sumakay sa kabayo o kaya sa karwahe. O hindi nyo nga ma-manage. So yun ang mga argumento nitong officials ng ano po ng Assyria para mapaniwala ang mga ano po ang mga taga-Huda na sumuko na lang sa halip na lumaban pa. Okay, to avoid a siege in which you have nothing to eat and drink. At sabi nga dito kung lalaban ba, pasintabi sa mga ano, pasintabi sa mga kumakain. Magbabasahin niyo po itong Isaiah 36, 2 to 20. Makikita niyo po bahagi diyan na sinasabi na paglalaban kayo sa aming pwersa, darating ang panahon na pati po po, pasintabi po, pati po po nyo ay kakainin nyo at pati ihi nyo ay iinumin nyo. Yun po ang isa sa mga talata na sinasabi ng ating nakausap ay si Sheikh Ronas, ano, na may kabastusan ang Biblia. Pero mali, patian niya po po at ihi ipapanong. Matino ba niya yan kung totoong salita ng Diyos yan? Pero kung aalamin yung background, nakikita natin na hindi kabastusan ang ano rito, hindi kabastusan ang pinag-uusapan dito. Kundi sinasabi ng ano po, sinasabi nitong mataas na official ng Assyria na totoo nga naman kasi di po ba, pag may gera, talagang nakakaranas ng ano, nakakaranas ng tagutom, kahirapan.
o yung mga lugar na pinangyayarihan ng digmaan o gera. Kaya ito po yung sinabi ng ano, ito po yung sinabi ng opisyales ng Assyria sa mga tauhan na ipinadala rin ni Hezekiah. At ang sabi po dito mga kapatid, samantalang pag inavoid nyo ang pakikidigma sa amin, hindi kayo iinom ng ihi, hindi rin kayo kakain ng pupo, mga kapatid. At ano daw? Sila ay ituturing, tratratuhing, maayos. Yun ang ano. Eh, alam mo kapatid, di ba? Kung mga ganun yung persuasion, kung mga ganun yung mga pananalita, hindi malayo na ma-persuade o mapaniwala, mapahinuhod yung ano po, yung kinakausap kasi, dinadaan sa magandang ano po, dinadaan sa magandang diplomasya. At ang sabi pa, Hezekiah cannot save you, and because the gods of all the other countries conquered by Assyria have not saved them. O yun, nakita? Ay, hindi kayo maano, hindi kayo mauna, hindi kayo maisisave, hindi kayo maliligtas ni Hezekiah. Kasi kung titingnan nyo, yung mga naunang bansa na aming ano, na aming sinakop, yung mga Diyos na kinikilala nila, ay hindi nga rin sila nagawang ano, hindi rin sila nagawang iligtas. At yun ang isa sa pinakamalakas na ginagamit na argumento. Kasi alam nyo po, kahit po sa mga scholars, lagi pong nakikita pag naglalaban ang mga ano po, pag naglalaban ang mga bansa, laban sa bansa, lalo't mga paganong bansa ito na pare-parehong may mga Diyos, kanya-kanyang Diyos na kinikilala ito, hindi lang tao alin po, hindi lang tao ang labanan dito, kundi sa kanilang pananaw, kung sino ang manalo, yun ang bansang may mas superior na Diyos. So, ibig sabihin, kung sino ang bansang nananalo, yun ang bansang may mas makapangyarihang Diyos kaysa dun saan, sa bansang tinalo. Ganun talaga po ang issue ng labanan nun. Hindi lang tao sa tao, kundi pati mga Diyos sa kanilang isip, labanan din ang kanilang Diyos na ano po, na pinaglilingkuran. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit nadadamay dito si ano po, nadadamay dito si Yahweh. Kasi si Yahweh ang Diyos na ano po, na kinikilala ng mga taga-Huda. Okay? Kaya, again sa ito, Hezekiah cannot save you, and because the gods of all other countries conquered by Assyria have not saved them, you can be sure that your God will not save you either. Ayun, nakita niyo po. So, ang galing nga ng ano po, no? Ang galing ng diplomasya, no? Ini-intimidate ka, but at the same time, pinangangakuan ka naman ng maganda. Pero may kasamang ano, may kasama na rin, of course, pang-iinsulto at pang-lalait. Hamakin mo. Ay, ganun-ganun na lamang nilait nito ano po, nilait nito ang Panginoon. Segway tayo. In advance, segway po tayo. Basahin niyo po ang Isaiah 37. Babasahin po natin na kasi bukas 'yon ang karugtong. Basahin niyo po kung gusto niyo mag-advance. Basahin niyo po ang Isaiah 37 at makikita niyo kung papaano naman tinugon ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ha? Kung papaano naman tinugon ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ang kabastusan, ang kayabangan nitong ano, itong pinuno ng Assyria. Kaya i-advance niyo po ang ano, ha? Advance niyo po yung pagbabasa kung gusto niyo lang naman, ha? At excited na kayo. Kaya ako excited po talaga sa ating lesson. Kaya hindi lang yung ngayon ang ating pinag-aralan, ina-advance na natin para lalo tayong makasunod, makarelate sa ating paksang pinag-aaralan. But anyway, sa ating pong pag-aaral ngayon, focus lang tayo dito. Nakita niyo po kung gaano ka, kumbaga, sabihin na natin, minamaliit, okay? Gaano minamaliit nitong opisyal ng Assyria ang Diyos na sinasamba, ano po, Diyos na sinasamba ng, tawag dito, ng mga Hudyo, okay po, sa pangunguna nga po ni Haring Hezekiah, at of course, nataon nga ng propeta ng panahon yun ay walang iba kundi si Propeta Isaiah. Ha? Kita po natin mga kapatid ano ho. At kung ating papansinin, sabi po dito sa ating pag-aaral, meron bang katotohanan doon sa mga sinasabi nitong si Rabshakeh?
meron bang katotohanan, okay? O yung sinasabi ng mataas na official. Ang sabi po sa ating pag-aaral, because there was much truth, meron naman talaga. Oh, maraming totoo doon sa sinabi ng Rabshake o ng mataas na official ng Assyria. Because there was much truth in what he says, in what he was saying, his arguments were persuasive. Totoo nga naman. Oh, totoo nga naman. Oh, kasi halos lahat naman ng sinabi niya totoo eh. Okay? Halos lahat ng sinabi ng mataas na official na ito ay totoo. And besides, ang sabi dito, backing him up were two unspoken arguments. Bukod sa mga sinabi niya, meron pang unspoken arguments. So, ibig sabihin, hindi na niya binanggit, pero kung buhay ka ng panahong yon, ay merong mga hindi nabanggit na in reality, alam ng mga tao kung ano nangyayari kahit na hindi na binanggit. Unang-una, ano yon? First, okay, that he had just come from Lachesh, only 30 miles away. Yung 30 miles away ay wala pang ano to. More or less siguro nasa 50 kilometers ang layo. More or less ha, 30 miles away. So, anong meron doon? 30 miles away. Where the Assyrians were showing what happened to a strongly fortified city that dared to resist them. Ayun. So, ibig sabihin, sa lugar na kinalalagi ng Jerusalem, sa Huda, mga more or less 50 kilometers away ang layo, ay meron palang ano po, meron palang isang muog. Sabi, fortified city, ibig sabihin, ito'y tanggulan. Kumbaga, nandito rin yung fersa ng kanilang armed forces. Pero, alam nila, na sa panahong yun, ay katatalo palang ng mga Assyrian doon po sa isang lungsod na kung tutusin ay hindi naman pipitsugin lungsod, kundi malakas din pong tanggulan ang kanilang kalaban. So yun yung mga tinatawag na ebidensya na unspoken. Hindi na sinabi. Ha? Hindi na sinabi, pero nandun, nangyari. So kung ikaw yung isang membro ng bayan na o bansa na sasakupin ng Assyria nung panahon na yon. At dito nga sa pag-aaral natin ay ang Huda nga ang kanilang pinipersuade na wag nang lumaban. Eh kung ikaw ay bahagi ng sambayanan ng Huda, hindi ka man lang ba matatakot? Kasi bukod dun sa sinasabi, which is totoo, maliban na nga lang doon, syempre, of course, di tayo papayag na totoo yung sinasabi niya na walang magagawa si Yahweh. Ha? Kasi ang argument niya, eh kung yung Diyos nga ng ibang bansa, eh natalo namin, eh yung kanyang presumption, dahil natalo namin yung ibang bansa, at yung kanilang Diyos, eh sigurado na ang Diyos nyo rin, walang magagawa sa amin. So yun ang kanyang argumento, mga kapatid. Ano? At medyo may katotohanan dun. No? Medyo! Ba't ko sinabi medyo? Kasi, yung mga Diyos na tinalo niya o tinalo nila ay mga peking Diyos. Mga peking Diyos. At hindi ito pwedeng i-apply kanino. Hindi nila ito pwedeng i-apply kay Yahweh na siyang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kaya, lesson, hindi porke matalino, hindi porke mataas ang kalagayan ng isang taong nagsasalita, ay basta na lang natin paniniwalaan. Di ba, mga kapatid? Huwag nating basta kainin ang kanilang mga salita porke sila'y ano po, may mataas na katungkulan. Kasi maaari ding ilan sa kanilang sinasabi, hindi po natin sinasabing lahat mali, ilan sa kanilang sinasabi ay hindi tama. Katulad na nga po nitong ano po, sinasabi ng isang mataas na opisyal ng Assyria. Hamakin mo, pati si Yahweh na Diyos na sinasamba ng mga Hudyo. And, fast forward tayo, eh, hindi lang po nagkataon. Ako hindi po naniniwala na nagkataon. At, yung Diyos na yon na nilalait nito, mga kapatid, ay siya rin naman ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Tama po ba, mga kapatid? Tama po ba? Ikaw, kung ikaw ay nabubuhay ng panahon na yon, eh, ano mararamdaman mo? Nilalait yung Diyos mo. Hindi ka ba masasaktan? Di ba, mga kapatid? Hindi ka ba masasaktan? Natural. Masasaktan ka. O kaya, sa pagpapatuloy. Pangalawa, ang sabi dito, second, ano yung
unspoken argument na hindi na ano po, na hindi na sinabi ng Assyrian officer. Oo. Ang sabi to, second, he had powerful contingent, the Assyrian army with him. Oh. Yun nga. Meron siyang makapangyarihang backup. At ano yung backup niya? Of course, yung mga sundalo o armed forces ng ano po? Army ng Assyria. Okay? Knowing the fate of armies and cities elsewhere, okay, including Samaria, the capital of northern Israel. Kung paanong pinuksari ng ano po? Ng Assyrian army ang northern kingdom, yung sister country ng ano po? Nitong southern kingdom, kaharian ng Huda. Pinuksari ng ano po? Pinuksari ito ng Assyria. At ang istorya niyan ay basahin niyo po sa unang hari. Again, unang ikalawang hari, 2 Kings chapter 18 verses 9 and 10. Oh, kung gusto niyo yung puntahan niyan, kung anong ginawa ng Assyrian saan? Sa kaharian ng Israel. 2 Kings chapter 18 verses 9 and 10. So, that have succumbed to Assyria, no Judahite would have reason to doubt that from a human point of view, Jerusalem was doomed. Ito po, in a human point of view, sa dami ng army, at again, hindi lang basta army, kasi marami nga, hindi naman well-trained. Ito, marami na well-trained pa. Kumpara sa kaharian ng Huda, na kinakansyawan na nga, nitong mataas na opisyal ng Assyria na baka ni hindi nga marunong, hindi nga makamanage magdala ng 2,000 kabayo ang inyong tropa. So, ba't pa kayo lalaban? So, kaya nga, sa pananaw ng tao, mga kapatid, ay talagang masasabi natin, ano? Masasabi natin na may katotohanan ang sinasabi nitong ano po, ang sinasabi nitong mataas na official ng Assyria. Okay? So ang sabi dito, the Rabshakeh also was right in saying that Hezekiah had destroyed various places of sacrifice in order to centralize worship at the temple in Jerusalem. Totoo rin po 'yon. Ha? Di rin nagsisinungaling 'yung ano, yung mataas na official ng Assyria. Nang sabi niya na papagiba ni Hezekiah ang mga tinatawag dito altar na pinaghahandugan ng mga Hudyo at ginawang centralize ang pananambahan doon sa lugar ng Jerusalem. Okay? But sabi dito, had this reform offended the Lord? Ito bang pinagawa ni Isaiah, ni Hezekiah ay nagalit ba ang Panginoon dito? For sure, hindi po, mga kapatid. Again, katulad ng sinabi natin kagabi, sure na ang nag-uudyok sa puso nino, nag-uudyok sa puso ni Haring Hezekiah sapagkat siya isang taong may takot sa Diyos, ay wala iba kundi mismo ang Diyos. So, sa madaling salita, ano man yung mga ginagawa niyang reform, politically and spiritually, ay makakaasa tayo na ito, ano po, makakaasa tayo na ito'y ayon, excuse me po, ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi dito, mga kapatid, and the Lord, sabi dito, who was the only hope of His people, had left, mga kapatid, ang tanong, na-offend kaya ang Panginoon sa ginawa ni Haring Hezekiah? At kung saan ang Panginoon na lang ang bukod-tanging pag-asa ng kanyang bayan, eh ang tanong, iniwanan pa ba sila? Iniwanan ba sila ng Panginoon? Kasi wala na silang maasahan. Sabi nga, di ba, tama naman, hingi kayo ng tulong sa Egypt. Wala na. Mahina naman sila, hindi kayo makakaasa na matutulungan kayo niya. O, pag lumaban kayo, maghihirap lang kayo. Tapos yung Diyos nyo, hindi rin kayo tutulungan. So kaya nga ang tanong, totoo kaya? Na-offend kaya ang Diyos? Yun ang propaganda, no? Alam nyo sa propaganda, hindi naman lahat totoo ang sinasabi. May kasinungalingan, ano po? May kasinungalingan ang mga binabanggit para mapaniwala at ma-persuade
yung kanyang kalaban. So, eto mga kapatid, na-open kaya ang Diyos na pupuntahin kanila na lang pag-asa sa labanang ito. Na-open pa kaya sa ginawa ni Haring Hezekiah sa kanyang pagpapa, kumbaga eh, alis ng mga altar na ginagawa ding lugar para sambahin si Yahweh. Oh, at ang sayo ito, would he and could he save them? Maililigtas kaya? At ililigtas kaya ni Yahweh ang kanyang ano po? Ang kanyang bayan. It was up to God to answer this question. Diyos na daw ang alin po? Diyos na daw po ang sasagot sa katanungan ito. At bukas, malalaman natin kung ano ang sagot ni Yahweh. Kaya sa mga excited na, na malaman kung ano ang sagot ni Yahweh dito sa mayabang na statement o pananalita nitong Rabshake o mataas na official ng Assyrian, ha? Sa mga tauhang ipinadala ni Hezekiah, at of course yun ang nakarating kay Haring Hezekiah, eh, ang tanong, mga kapatid, ano kaya ang magiging tugon ng ating Panginoon sa mga pagmamalaki o masasabi ko pong pamumusong, pambabastos, no, ng officialis na ito kay Yahweh sa Diyos na sinasamba ng mga Hudyo at yun nga rin po ang Diyos na ating sinasamba sa kasalukuyan, mga kapatid. Kaya nga, dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa kasaysayan na nakalipas sa pagitan ng, ano po, ng Assyria at ng bansang Huda. At ang katanungan po sa gabing ito, ano po natin ngayon sa ating sitwasyon? Dumating ang mga ano po, tingnan natin ulit, dumating sa punto na ang mga Hudyo o ang bansang Huda ay masasabi natin dumating sa panahong sila po'y politically ay ginigipit. At mukhang talaga namang kung sila lang talaga, yung kanila lang pwersa ay talagang indum na po sila. Talagang talo na sila. Kapahamakan na ang naghihintay sa kanila, mga kapatid. And sabi dito, sa atin naman, have you ever in similar situation sa atin namang buhay, sa ating paglalakbay Kristiyano? Ha? Dumating na rin po ba daw tayo sa punto ng ating kalagayan ay halos katulad ng kalagayan ng bansang Huda? Na talagang wala silang ano po, wala silang makitang pag-asa o sila po ay talagang nakakaramdam na ng kabiguhan, kabiguan at siguradong lupig o talo sila sa labanan. Ang sabi dito, where from a human standpoint, all seemed loose. Wala nang pag-asa. Oh? What was your only recourse? Oh, ano na lang ang iyong magiging ano po? Ano na lang ang iyong magiging tanging paraan o gagawin, mga kapatid? Ano na lang gagawin mo kung sa tingin mo halos lahat na malaki ang problema, wala ka nang makitang solusyon? Ha? Ano na lang daw ang iyong gagawin? If willing, ayan mga kapatid, yan, kayo, sa tingin nyo, dumana ba kayo sa buhay nyo na, sa punto ng buhay nyo na kayo po'y ano po talagang, kahit saan kayo tumingin, wala na kayong ano po, wala na kayong makitang pag-asa. Ha mga kapatid, wala na kayong makitang pag-asa. Mga kapatid, ano ang ating ano po, ano po ang ating gagawin? Mga kapatid, nabanggit po natin kanina sa devotional, yung devotional natin kanina sa mga hindi nakapanood. Meron pong ano, meron pong talata tayong binasa at mamaya babasahin natin maya-maya. Pero isa po muna sa nais kong i-recommenda lang uli. Eh, isa lang uling nais kong i-recommendang talata, balikan natin yung ating binasang mga talata nung mga nakaraang araw. Ito po yung nasa aklat ng Kawikaan. Oh, Kapitulo 3, mga talatang 5 hanggang 7. Ah, kapag tila wala nang ano po, sa bagay, may problema o wala, ito naman talaga dapat ang ating gawin. Lalo na dun sa panahon na marami tayong problema, halos wala na tayong makitang solusyon, saan pa ba tayo tatakbo? Ano pa bang ating gagawin?
Oh, sabi po dito sa talatang 5 hanggang 7 ng Kawikaan, Kapitulo 3. Ang sabi po ay ganito, kayawi ka magtiwala. Ano po mga kapatid? Kung sa panahon ng buhay mo ngayon, ikaw ay halos ang nararanasan katulad ng bansang Huda na tila pasan-pasan ang problema sa daigdig na talagang nalulumo dahil ang nakikita ay yung tumbagay pagkatalo. Ha mga kapatid, sa gera. O ngayon, tayo, ano bang gera ang ating kinasasangkutan? Nawawalan ka na ba ng pag-asa kapatid, kaibigan? Pakinggan mo po ang mga talatang ito baka sakaling makatulong sa iyo at sa akin para tayo po'y bigyan ng kasiglahan, kasigasigan, at pangunawa kung papaano tayo lulusot, kung papaano tayo mananagumpay sa madilim na yugto ng ating buhay. Ulitin ko po, kayawi ka magtiwala at buong puso at lubusan. Ilang porsyento ng tiwala ang ibibigay natin kayawi? Buong puso at lubusan. Itodo mo na ang tiwala mo kayawi. After all, wala ka naman ng ibang tatakbuhan. Okay? So, ang sabi dito, sa pagpapatuloy, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Tama. Sa vantage point of view ng tao, sa panahon ni Huda, talo talaga sila. Pero tandaan po natin, ang sabi ni Yahweh, pag magtitiwala tayo sa Kanya, ha? Iba ang aking landas sa inyong landas. At iba ang aking isip sa inyong kaisipan. Tandaan niyo po yun, ha? Oh. So, kaya wag yung pansarili nating pananaw ang ating dapat pairaling. Una sa lahat, magtiwala kay Yahweh at gaanong ilang porsyento? Buong buo. Ha? Magtiwala ng buo at lubusan. Huwag manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang'ay alalahanin. Oh. Sini? So kaya nga sabi ko sa inyo, mapamaluan ang buhay at lalong-lalo na doon sa panahon na talagang madilim ang yugto na ating ano po nilalakaran sa ating buhay. Ay lalong ano po? Lalo tayong ano po? Lalo tayong magtiwala. Lalo natin siyang alalahanin. Sabi dito, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahaking. Oy, purihin ang Panginoon. Pag tayo lubusang nagtiwala kay Yahweh, gaano mang kadilim ang yugto ng buhay na nilalakaran mo sa ngayon. Sisiguraduhin ko sa inyo, katulad ng sinabi ni Haring David sa Psalms chapter 23, O bagamat ako'y lalakad, though I walk through the shadow of death, I will fear no evil. Ha mga kapatid, hindi tayo matatakot. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang ating pastol. Siya ang papatnubay, mag-iingat, gagabay, at aagapay sa ating mga kalagayan. Ha, kaya mga kapatid, lubusang tiwala sa ating Panginoon. At sabi dito sa verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. O ayan. May mga, kumbaga, spiritual na payo, but at the same time, may mga practical na hakbangin na isinasaad sa atin para ano po, para tayo ay talagang magkamit ng solusyon, kaligtasan mula kay Yahweh o sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ha mga kapatid? Kaya, ayan, huwag umasa sa ating kaisipan. Ha, ituon yung ating isip sa Panginoon, magtiwala lang ng lubusan. At ang sabi nga, pag tayo nagtiwala sa Kanya ng ano, ng lubusan, ay tayo Kanyang ano, papatnubayan sa landas na ating tatahakin. So, ayan mga kapatid ha, kaya kung ang ating pong mga sitwasyon ngayon ay tila talagang hindi maganda, eh lalong gawin nating magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon. At mga panghuling talata na ano ho na ating babasahin ay atin pong papansinin dito po sa aklat ng awit pa rin. Oh,
ay ano po, atin pong matutunghayan yung mga nakaka tawag dito, nakaka-encourage ng mga pananalita na talaga man ding pag atin pong talagang pinanghawakan ay atin pong mararanasan ang kapayapaan ng buhay sa kabila ng mga kaligaligan na atin pong ano po, na ating nakikita. At maaring maligalig ang sitwasyon ng ating buhay ngayon. Pero ang sabi po dito sa Awit Kapitulo 73, Psalms chapter 73. Oh, simulan na po natin dito sa 26. Tapusin po natin hanggang sa 28. Psalms chapter 73 verses 26, okay? Simulan na nga natin sa 25. Tapusin natin sa 28. Say dito, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan? Ano po? Sino pa sa langit? Binasa po natin ito kanina sa ating devotional. Pero ulitin natin sa mga hindi nakapanood. Sino pa sa langit at sa lupa, ho, kundi ikaw lamang ang aking kailangan? Sa madaling salita, talagang sa lahat-lahat, ang ating kailangan sa ating buhay ay ang Panginoon. Lalo na kung tayo'y dumaranas sa mga didilim na bahagi o yugto ng ating buhay. Verse 26, puso ko't kaluluway kung nanghihina man ang Diyos, pansinin po ano ho, puso ko't kaluluway kung nanghihina man ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Oh, eh ano ho, kanino tayo hugot? Kung nanghihina man, wala ng solusyon, ano sabi? Ang Diyos ang ating, lalong ano? Ang Diyos ang lalo nating kailangan. Bakit? Siya yung magbibigay sa atin ng lakas. Okay? Ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Okay? Verse 27. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay. May problema ka na nga, magtatampo ka sa Panginoon. Ano pa mangyayari? Oh. Lalo kang ang kumapi. Lalo kang magtiwala. Ha? Mga kapatid. At sa verse 28. Verse 28, sayo po dito. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Oh, so ano? Ano yung hangarin itong, by the way, yung umawit po pala, ang nag-compose ng Psalms chapter 23, kay, ay si Asap. Kay si Asap. At sabi ni Asap, oh, sa verse 28, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag. Sinin ano po? Yun naman pala mga kapatid. Kahit ano palang dilim ng yugto ng ating buhay. Kung tayo'y nakayawe. Ha mga kapatid? Tayo magkakaroon ng ano? Magkakaroon ng kapanatagan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ha mga kapatid? At ang sabi niya, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. So mga kapatid, hindi na kailangan pa nating sabihin lahat sa dami, baka hindi tayo matapos. Nakita po natin kung gaano pinoproteksyonan, kung gaano tinutulungan ng Diyos ang kanyang bayan, lalo na nga kung ang kanyang bayan, mga kapatid, ay talagang mababait, masunurin. Oh, ang bagay, kahit nga matitigas ang ulo eh. Pero napipilitan din ang Diyos disiplinahin talaga pag matitigas ang ulo. Pero yung kanyang mga anak, na namong problema, oh, na hindi naman dahil sa katigasan ng ulo, oh, inakita naman po natin, lalong talagang walang dahilan si Yahweh para hindi niya ito ipagsanggalang. Lalong walang dahilan ng Diyos para hindi sila tulungan. Ha, mga kapatid? Nakita po natin, oh, ilagak lang natin ang buong tiwala natin sa Panginoon. At hindi tayo bibiguin ang ating Panginoon. Ha? Basta buong-buo at lubusan natin siyang ano? Buong-buo at lubusan natin siyang pagkakatiwalaan. O yan, mga minamahal kong kapatid, muli na naman po tayong pinagkalooban ng Panginoon na matapos sa ating ginagawang pag-aaral sa gabing ito. O, pamagat po ay propaganda. Kaya binasin natin ang ating pag-aaral ngayon from Isaiah chapter 36 verses 2 to 20. Tuloy na rin 21, yun na rin lang po.
Tapos in advance, ngayon ang sinabi ko, kung gusto ninyong malaman agad ang sagot ng Panginoon dito sa pang-iinsulto nitong mataas na official ng Assyria sa kanyang pangalan, ay tingnan niyo po kung ano yung sagot ng Panginoon sa chapter 37. Ano? Pero bukas po, pakinggan pa rin ang pagpapaliwanag ng ating leksyon para po sa ating gagawing pag-aaral bukas ng gabi. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat sa mahigit 115. Kanina, umabot po tayo ng almost 120. At ngayon po ay nasa 113. Habang marami pa po, muli ko pong sasamantalahin kasi po talaga namang tumatalab yung ating pakiusap at salamat po. Ho. Habang marami pa po tayo, muli po ang nakikiusap sa mga kapatid natin na hindi pa nakapalo, nanonood, di pa kayo nakapalo sa ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, ay pakipalo nyo po at paki-like ang ating Facebook page. Ano, follow and like sa Facebook. At sa YouTube naman po, meron na rin po tayong YouTube channel. Okay, punta po kayo doon, Paglapit kay Kristo. At paki-subscribe naman po. At sa mga hindi marunong mag-subscribe, katulad ko, patulong po kayo. Patulong po kayo kung paanong mag-subscribe. At i-hit nyo po, pindot nyo. Ay, bang pumaan po ba ha? Pasensya na ho, medyo talagang nangangati naman ang ilong. Pa-hit nyo rin po yung parang bell doon, sa mga katulad kong ano doon ha, inosente. Yung parang bell po doon, wag nyo rin kalilimutang i-hit yun o pindutin para lagi po kayong updated sa ating ginagawang mga videos, mga kapatid. Ano po? Anyway, doon po sa mga late, hindi pa nakita ko sino po itong nagsasabing late, huwag po kayo mag-alala. Ano naman po ito, hindi naman po nakabura yung ating, lahat po ng ating videos ay hindi naman po natin binubura. Ano po? So, i-review nyo na lang po. Okay, so panahon na po ng ating pag-shoutout. At sa mga hindi pa po mapupuyat, meron pong live program kami, pag-aralan natin. At thank you so much nga po pala doon sa mga nanood kagabi sa pinagsama-samang pwersa ng pag-aralan natin, kapitulo versikulo, Jesus is Coming Again Ministry, at ng atin pong programa Paglapit kay Kristo, nagsama-sama po tayo kagabi. Yun nga, sa tawag ng iba, F4, Brother Jerry, Brother Johnson, Evangelist Dison, at ang inyong pong ibang lingkod sa programang, hindi ko na nga alam kung anong pamagat. Kasi sama-sama po kami doon. Thank you so much. Sa mga hindi pa po pupuyat, lipat po, merong pag-aralan natin, merong kapitulo by sikulo, bahala na po kayo kung sinong panunuorin nyo ng live at kung sinong inyong panunuoring replay. Basta lahat yan, saan man kayo pumunta dyan, makikinabang po kayo sa tulong at awa ng Panginoon. Okay, so tingin po tayo sa ating mga pwedeng i-shout out at sana po ay makita ko ang inyong mga comment. Ha, mga kapatid, sa mga sasama sa akin hanggang sa extra, sa prayer, lalong-lalo na, ay sobrang thank you po sa inyo. Sa mga aalis naman na, at kasi yung iba eh, hindi na rin hihintay na sila yung ma-shout out, basta maraming salamat na rin po sa inyo. Basta, mamaya po ha, bago kayo umalis, eh kung di pa kayo nakaka-follow, pa-follow na po at pa-like ng ating ano, ang ating Facebook page. At again, paki-subscribe sa YouTube. Ayan, salamat po. O, eto na. Ha? Aba, eh, magpakita ka. Aba, ay, hindi nga po, ha? Hino bang internet ito? Wala, eh. Datin. Ha? Ayaw magpakita. Ha? Roll na. Huwag natin. Ito na. Okay. So, watch party po. Titingnan natin. Kasi may mga may 40 ano rito. So, watch party. Titingnan po natin kung sino-sino po itong mga nandito. Isa na po natin. Ano ho? Myra ba? O Myra Di Panis Guerra. Maraming salamat po. At Sister Marites. Hermosora, kundanwa domo, arigato. Oh, ayan ha, mamaya batiin na natin yung ibang mga kasamahan natin diyan sa Japan, si Sir Marites. Inuna lang muna kita. Sino pa ito? Mayet. Oy, si Ate Mayet Clemente Vasconcillo. Ate Mayet, kumusta na? Maraming salamat po ha. Yung si Ate Mayet, oh. Pakumusta na rin po kay Sir Tito Attorney. Okay, maraming salamat Ate Mayet. Joey Policarpio, San Felipe, maraming salamat din po sa inyo. Sister Lucy Dungo de Guzman, Sister Sheila Mahadillas, maraming salamat po. Samuel Marpil, maraming salamat. At Sister Judy Lynn Judy,
Beth Villarreal, mag-asawang Grace Ann, at brother Tukayo, Richard Zamora. Diyan po sa Taytay Rizal, maraming maraming salamat po sa inyo. Elizalde Estugal, Sister Arlen Sarte Moreno, maraming maraming salamat din po sa inyo. Leia Castillo, Bambi Perez, Nimpa Subong, na hindi lang nanonood, taga dyan din po sa Taytay Palawan, Sister Nimpa Subong, maraming maraming salamat po sa inyo. Kailan po, kahit late kayo, ayan, shout out naman. Ay share nyo na lang po uli, maraming salamat. At sino pa ito? Mar Aplaon, maraming maraming salamat din po sa inyo. At si Marge, si Sir Margie Santoyo Manalo, na nanonood sa Balayan, Batangas. Ala, eh, kumusta kayo diyan? Kayo mag-iingat, si Sir Margie Santoyo Manalo. Okay? So, salamat po sa inyo. Yedea Kaka Alibar. Ah, ito na po ba talaga yon? Yedea Kaka, hindi kaya Akaakto? O basta, Yedea Kaka Alibar, God bless you more. Sister Crisel Bakubak Albuna, maraming maraming salamat po. Chelina Pulido, Marvic Estanio Paulete, maraming salamat po. At magandang gabi rin po sa inyo. Sino? Angelina Bautista, Angelina Bautista Robes, maraming maraming salamat. Sister Bambi Perez, maraming maraming salamat din po sa inyo. At sino pa to? Sister Lorna Ferrer. Okay. So, huh? Okay. Si Nanay Angelina Capistrano, magandang gabi rin po, Nanay. Ano po? Ning Beltran, good evening, Brother Richard. Thank you sa napakagandang lesson na aming natututunan ngayon, God bless you po. Purihin ang Panginoon. Kapatid na Ning Beltran. At si Brother Dondon, Oribil Saison Ragay, isa sa mga best friend ko dyan sa Negros Oriental. Brother Dondon, kumusta? Kumusta? Amping kanunay, ha? Amping kanunay. Okay. So, sino pa ito? Liana Sagisio DC Cruz, good evening. At, oho, so ayan po yung mga nasa watch party. At punta tayo dito sa, ayan, okay. Ito ang, ayan, natin ha, tingin tayo. Okay, so, Mercy De Luna. Nako, pagsama po pa rin si Abner Reambilio. Okay. Mm-hmm. Ha? Okay. So, sino pa ito? Jocelyn Bangconsilio o Buen Camino Para. Maraming maraming salamat po si Sir Jocelyn Buen Camino Para. Hindi lang po siya nanunood. Siya po ay nag-share din ng ating program. Si Kuya Monching Canlas, okay, ng Kampugo, Hain, Nueva Ecija. Brother Monching, Kuya Monching, maraming maraming salamat. Carms, DL, good evening kapatid na Thompson. Pagpalain tayo, of course. God bless you more, kapatid. Okay. Nisita Katoliko, magandang gabi rin po. Sister Rudy Galiente, maraming maraming salamat. Yuli Escabosa, Mosni Ortega, magandang gabi rin po sa inyo. At ang mag-asawang Ate Joylyn, okay, Ate Joylyn at Kuya Norman at buong pamilya ng Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes dyan po sa Melbourne, tama ba? Melbourne, Australia. At speaking of Australia, batiin na natin. Tita Nonata Thompson, Tita Nonata, I love you. Keep safe, ha? Ngayong kalusugan. Nagpanalangin po kita. Ganon din Tita Carmen Brown, Brother Abby Andales, Sister Gretchen, Magbanwa Abiniel at sila Sister Marilo Babatid. O basta hindi ko na lang alam kung saan sila diyan sa Australia, basta sa lugar po ng Australia. Okay, muli, pangunahin, mag-asawa, Ate Joylyn at Kuya Norman Melampes and family. Okay, Sister Judith Palomaria. O Sister Judith, namimiss po kita ha. Alam ko pag may chance ka talagang nanonood ka. Ingat, Sister Judith. Ingat, ingat. Keep safe, ha? Parang kamanaroon. Okay. Vicky Custodio Binologa na nanonood sa Leyte. San kaya sa Leyte, Sister Vicky? Basta keep safe po kayo. Brother Jesse Agapito, maraming maraming salamat. Sister Helen Ocol Olalo, maraming maraming salamat po. At ang aking Tita Grace na Agmali. Tita Grace, I love you, Tita Grace. Ingat, tabi. Diyos mabalos.
Okay? So, sino pa? John C. Rabaca, magandang gabi rin po sa iyo. Brother Angelito Rebeche de la Cruz na nanonood sa Imus Cavite, maraming maraming salamat din po sa iyong panunood at sa pagbati mo sa lahat ng ating mga classmate dito. So, keep safe, Brother Angelito de la Cruz. Mila Rodriguez Nepasena, watching from Calasiao, Pangasinan. Okay, maraming maraming salamat, Sister Mila Rodriguez Nepasena. Sister Lucy Junio, maraming maraming salamat po. At si Tita Nars, Tita Nars, good morning to sa kanya. O, tama. Nasa Canada kasi ang Tita Nars eh. Yan talaga maganda nagsikap, no? Retired teacher na si Tita Nars eh. Kaya bakasyon na lang ang Canada. O, Tita Nars ha, huwag masyadong maligo sa yelo. alam ko malamang nagyayelo pa ngayon dyan sa Canada, ha? Huwag masyadong maligo sa yelo. Okay, Luisa Alikbusan Ligan. Ah, Bryant Malayo na nanonood sa Bayawan. Ay nako, eh, pag Bayawan, ginugutom mo talaga ako, Brother Bryant Malayo. Diyan sa Bayawan, ang bayi-bayi, o sa mga hindi nakaka-relate, ang bayi-bayi na yan. Sa atin dito sa Katagalugan, yung parang ano yan, pinaka-espasol nila, pero special, ano? Kaya ako'y talagang na-addict dyan sa bayi-bayi ng, ano, bayi-bayi ng Bayawan sa Negros Oriental. Okay, sino pa ito? Ingrid Mateo, maraming maraming salamat. Brother Jesse Bergonio, maraming salamat. Dave Gibban, maraming salamat din po. Sister Lilian Lazaro ng Sapang Palay, maraming maraming salamat. Brother Virgilio Chong, maraming salamat po. At si Sister Celine Baal, sharer na, watcher pa. Good evening po and God bless your ministry, Brother Richard Thompson. Maraming salamat, Sister Celine Baal, hindi lang sa panunood, kundi sa inyong pag-share, ha? Bahala na po ang Diyos na gumanti sa inyo. And once again, speaking of share, hindi mawawala ang ating Sister Delma Belo Rosario na kung lulubi ng Panginoon, bibinyagan na po siya sa Sabado, kaya praise God. Ano po mga kapatid, wala na sanang makahadlang. But anyway, Sister Delma, ha? Keep safe. Excited na kaming makita at malaman na kayo po'y nabautismuhan na. Okay, salamat. At mag-asawang Mama Mira at Papa Gerald Castillo dyan sa Villases, Pangasinan. Binabati ko na rin po ang kanilang dalawang anak, si Grant Maybrick at si Gerald Jr. Okay? So sa Castillo family dyan sa Villases, Pangasinan, maraming maraming salamat sa inyo. At si Sister Mirna Ricalde na nanonood sa Italy. Okay, nanonood sa Italy, Sister Mirna Ricalde. Clara Dambina Corpus, sabi niya, late ulit ako, sensya na, busy. Okay lang, Sister Dambina Clara Corpus. Ano na lang, replay mo. Ludi Egang, maraming maraming sa Ludi Egang ba? Egang, pasensya na ha, kung medyo ipagkabisaya minsan talaga. Hindi lang minsan, kasi yung aming ano talaga, Bicol at Bisaya na halos eh. Okay, so, Marilu Salvador Romanillos. Okay lang po, kung na-late kayo, paki-ano na lang. Paki-replay na lang po. Rodel Magno Amansik ng Baguio and sa buong pamilya ni Brother Rodel. Ah, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ah, Maiden Abigail Datibo. Good evening din po at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Jesse Flores, shout out sa mga kapatiran ng Marilao Church. Oh, ayan ho. So lahat daw po ng mga kapatiran sa Marilao Church, pinapa-shout out ni Brother Jesse Flores. At si Sister Edna Sigal dyan po sa Israel. God bless us all. Replay ko ulit mamayang kay Brother Richard na late ako. Sige lang. Laila Tub. Sister Edna Sigal. Laila Tub ha. Ingat-ingat po. At Inida Manalang ng Natividad Guagua Pampanga. Maraming maraming salamat po. God bless. Sister Rose Marilyn Raga. Sister Eloisa Galvez na nanunood dyan po sa San Ildefonso, Bulacan. Sister Sara La Chica. At mawawala ba si Sir Annelie Pitalcorin Manipol ng Singapore? Maraming maraming salamat po sa inyo, si Sir Annelie Pitalcorin Manipol. Keep safe. Sister Bert Tudaso kay Maricel Tibor na hindi lang nanonood, masipag pa nating sharer. Maraming maraming salamat sa iyo, Sister Maricel Tibor. At si Brother Bao, si Sir Luna, good evening sa iyo, brother, at sa lahat. Maraming salamat. Magandang gabi rin at ingat ka. Willin Ibide... Ay! Si Ate Wailin. Ate Wailin, nasaan na po kayo? Kumusta? Nandun pa ba kayo? Ha? Madalaw ko nga. Nandun pa po ba kayo? Diyan po sa Bagong Silang? Salamat, Ate Wailin, ha? Na-miss ko po talaga kayo. Okay? So, Ophelia Osero. Nag-asawang Gwen at Calvin Monteseven. Ang mga anak, ingat kayo dyan, ha? Sa Puerto Princesa, Palawan. Si Brother Jorge o George Agudo Barise. Maraming maraming salamat po sa inyo. Josephine Castor Viernes. Sister Melanie Cesante.
Atugang na Faith Hope Love Rodriguez. So, ayan po. So, dito naman ako, mga kapatid. Mga kapatid ko, sino to? Sino to? Okay, sino pa to? Mga nandito. Maribig Pinones, maraming salamat sa iyo, kapatid na Maribig Pinones. At sino pa? Erlinda Zamora, maraming maraming salamat. Watching from Pangasinan. Ay, Sir Erlinda, maraming maraming salamat po. Nunood dyan sa Pangasinan. Okay. Marie Rena. Na ano na ba natin? Marie Rina. Okay. Ate Marie... Ay, nako, ayan. Sister Marie Pestano Bertolano. Maraming maraming salamat. Bati na nga po natin, Amerika. Da natin Amerika, ha? Ayan. Mag-asawang Dexter Mar at Sister Ned Tamayo. Brother Bong at Sister Christine Ikban. Kuya Bert at Ate Pe. Na hindi na nagpapabanggit ng apelido, ha? Si Kuya Bert at Ate Pe. Mag-asawang Nene at Paparit Dichoso. Tatay Ben at Nanay... Nanay at Tatay Ben Bermejo dyan sa Arkansas. At ang aking Tita Sonia Uncle Aternares dyan po sa Miami, Florida. Si Kuya Prox Hernandez at si Brother Mike Minda. I hope and pray na wala akong nakalimutan dyan. Sa lahat ng mga taga-America, maraming maraming salamat. Tita Los Biminda, Sabio San Jose, ha? Okay. Ate Pe! Kuya Bert, salamat po. Ingat po kayo dyan. Sino pa? Joey Villanueva, maraming salamat, Brother Matt Roro. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sister MJ Pablo. Okay, maraming salamat, Sister MJ Pablo. Mary Ann Malabago, maraming maraming salamat po. Sino pa? Sister Optama Michi. Sister Optama Michi, maraming maraming salamat din po sa inyo. Okay. Belinda Antonio Pronda. O, si Sir Belinda Pronda, maraming maraming salamat po. Bisyo Kalay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Bisyo Kalay. Okay. Jesse Flores. Marilo Salvador Romanillos, pa-shoutout and pa-shoutout na lang po, Kuya Chard. O, ayan. Sir Marilo Romanillos, ayan ha. Kumusta ka dyan? Ingat ka kung saan ka manaroon. Brother Jack Ladra, ako din po, late ulit. Ay, i-replay mo na lang, Brother Jack Ladra. Okay, salamat sa inyo. Sino pa? Sino pa po? Ayan. Joel Hanapin. Pa-shoutout dito sa Binahaan SDA Church. O, saan yung Binahaan? O, basta Binahaan SDA Church. Mula kay Brother Joel, hanapin ang pagpapa-shoutout. Mylin Abigail Datibo, maraming maraming salamat po sa inyo. Okay? Rhea Castro Garcia Lagundino, watching from Pagudpud, Ilocos Norte. Good eve. Oy, naimbag na rabiin. Naimbag na rabiin. Okay. So, sino pa? Brother Rico Garlan, maraming maraming salamat. Carolina Garbida, maraming maraming salamat po. Mike Anthony Boy Sir Luna, good evening watching here from Antipolo. Oh, maraming salamat Brother Mike Luna. Mula ay dyan, na nanonood diyan sa Antipolo. Marites Valdez, maraming salamat din po. Sister Mucha Makalingay. Alam ko Baguio ito ha. Maraming maraming salamat sa Sister Mucha Makalingay. Marcela Rivera na nanonood sa Tokyo. O, yan. Marcela Rivera, Tokyo. O, sige, batiin na natin mga taga-Japan. Diyan sa Tokyo, isama ko na uli si Sir Marites Hermosora, Annabel Matsumoto, Sir Christina Tinaymasi, Teresa Tuoyama, Eme Perez Yamano, ang aking magandang kumaring Crisanta de Vera, Tita Emma at Tito Eli Balisteros. Diyan po sa Tokyo, isang malakas na kundanwa mo, arigato sa inyo diyan, ha? Sa Chiba, nandiyan ang Sister She, excuse me, She at Sister Girlie. Magkapatid yan, Sherry Kanya at Girlie Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, Jimenez Sisters, ha? Isang malakas na kunbanwa, domo, arigato sa inyo. Sa Kikugawa, ang mga Sujima at ang mga kapatiran nating Bisaya, at ang sa Korea naman ang mga Nakano, at dito naman sa Nagoya, batiin ko ang Tita Grace Takagi at Sister Susan Manderuman Garulakan,
Kasama na rin mag-asawang Kenneth at Army Villesa, isang malakas na kunmanwa! Domo! Arigato! O, ayan, ha? Wala na akong utang sa mga taga-Japan. Salamat, Sister Maricela Rivera. Aha. Pa-shoutout daw. Sister MJ Pablo, opo, na ano na, ha? Maraming salamat. At sino pa? Sino pa? Wala na. Okay. So, ha? So, eto na. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat po. At kahit na sa prayer ay nandyan, nasa 70 plus pa tayo. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, may nagpapasalamat na kami ay yung pinagkalooban ng panahon, makapag-aral na yung banal na salita. Salamat po sa mga natutunang aral, lalong-lalo na, napapanahong paksana naman ang aming natutunan, na maaring may panahon sa buhay ng inyong mga anak na tila sa tingin at pananaw ng tao, wala ng pag-asang makabangon sa siguradong kapahamakan. Subalit, kung kami patuloy na aasa, kung kami patuloy na maglalagak ng tiwala sa inyo, o Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya walang imposible sa inyo. Kaya nawa ang aming puso't isipan ay lalo kayong matutunang mahalin at lalo namin kayong kilalanin at makilala upang ang aming buong-buong pagtitiwala ay patuloy naming mailagak sa iyo. O Panginoon, maraming salamat sa mga dako ng mundo, mga kapatid. Patuloy kaming gamiting asin at ilawan ng sanlibutan ito upang kami makapagtanghay, makapagdala ng mga kaluluwa. Mahalagang kaluluwa sa iyong banal na paanan. Akin pong dinadalangin ang mga kapatid na may mga karamdaman, inyong pagalingin at sa aking pangangailangan ay inyong punawang sapatan. Narito ang mga kapatira na may bukod tang kahilingan. Sister Joy Juan na mga anak, naway inyo po siyang ingatan, patnubayan, alagaan, maging normal ang kanyang panganganak, o kung hindi man, Panginoong, gumamit kayo ng mga paraanan, doktor, gamot, upang maging safe ang kanyang panganganak at ganun din ang bata. Ingatan po sila. Hindi lang ang kanilang kaligtasan, kundi ang kanilang pangangailangan din, Panginoon, naway makakuha sila ng panggastos sa gastusin ng panganak ni Sister Joy Joanne. I'm also praying for Sir Frank Savage for his illness. O Lord, please attend him. May you heal him. May you give him back the strength that he had before. And when he felt the assurance, forgiveness, and also assurance that you will be going to give him back his health, O God, may he also prepare his heart and his mind to serve and give glory to your most holy name. May you attend for the need of Sir Frank Savage, especially for his illness. Be with him, O God, please. May he felt your love and your protection. Amin din po ang pinapadalangin. Patuloy kong sinasama sa iyong pagdulog sa aming mga kahilingan ang Tita Grace Takagi sa kanyang kalagayan. Panginoong, kaawaan po siya. Nawa hindi na lumala ang kanyang sitwasyon. Bumalik na po ang kanyang 100% na kalusugan. Ingatan po siya. At sa pangangailangan, ay inyo rin po siyang sapatan. At akin din pong inadalangin si Brother Abner Riambillo na aksidente. At magkakaroon patuloy ng iba't ibang mga test. Panginoon, naway maging maayos, maging negative sa COVID-19 upang sa gayon wag na rin madagdagan hindi lang ang sakit ng kanyang katawan kundi ang sakit ng bulsa sa kanyang mga gastusin. O Panginoon, patuloy niyo kaming alagaan at sa patuloy din naming nararanasang pamamatnubay at inyong pagmamahal. May patuloy din naming naisin na lalo ka naming paglingkuran, lalo ka naming pagkatiwalaan at higit sa lahat, lalo ka naming mahalin. Maraming salamat din po sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga kahilingan, pagkatinihiling po namin ng lahat, alang-alang sa pangalan ng Jesu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan muli, maraming salamat po sa inyo mga kapatid.
Abati na rin po natin, mga kapatid natin, nunood po sa Germany, si Sir Edna Bacharobilla, sa Ireland, sila Kuya John Merz RS. Ayan, at lahat ng mga nanunood po dyan sa Rome, Italy, maraming salamat po mga kapatid, ano? Mga kapatiran din natin nagre-replay, nanunood dyan po sa France, sa Paris, France, maraming salamat. San mang dako po kayo ng mundo, ano ho, mag-ingat kayo si Sir Liori Antonio Caniada, dyan po naman sa Taiwan, kumusta ka na kapatid? Mag-iingat, ano po? Sino pa ba? Okay, so I think na wala na po tayong nakalimutan. Once again, maraming salamat po sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran isang Diyos at ang persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoong Kristo, Brother Richard Thompson, sa samahang ating pinagsasama-samahan, Seventh-day Adventist Church, na tayo pinaniniwala na ito po ang nalabing iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan. At ang inyong pong lingkod ay patuloy na nagpapanukala na kung luloobin ng Panginoon, pinapanukala ko na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko po o malugod kong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Kaya mga kapatido, sana kayo din, maging sa hirap o ginhawa, maging sa buhay, at hanggang sa kamatayan, maging sa kalusugan o karamdaman, kayo at ako ay magpapanukalang patuloy na maglilingkod, magtatapat, mananatili, at magtitiwala sa ating Panginoon. Oh, ayan! Tol, Rocky Tulog, maraming salamat. At kumusta kay Nanay at Tatay Mercado na ngayon dito sa Pilipinas. Praise God, naging safe ang inyong travel at stay safe pa rin sa inyong hotel na tinutuluyan ngayon. Hoping na sooner ay makalabas na kayo dyan sa inyong selda. Kidding aside, keep safe kayo, Tatay at Nanay Mercado. Oh, sana eh makarating na kayo sa lalong madaling panahon sa inyong lugar na gustong uwian dahil alam kong sabik na rin kayong makauwi. Ano po? So ayan, ululubin ng Panginoon mga kapatid, oh. Sa mga hindi pa puyat, lipat po, pag-aralan natin kapitulo versikulo bukas po kung ululubin ng Panginoon, ha? Bukas ng umaga, alas 6, muli tayo magkita-kita sa ating devotional worship program. Bye-bye for now mga kapatid. Lagi niyo pong tatandaan, ha? Na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyong tatandaan, kasama na rin po ako, na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now, mga kapatid. Bye-bye! God bless! Love you!